Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So, buong West Finals nga sa pagitan ng Lakers at ng Denver Nuggets, pinapaiwating ni Coach Michael Malone na inis talaga siya sa Lakers dahil kahit silang number one team sa West, Lakers pa din ang bukang bibig ng NBA at ng media. Matinding disrespect nga daw ito sa kanila. Well, pinakita nga niyang kanyang galing nang i-outcoach niya si Coach Darvin Ham at pinalis nila ang Lakers sa sariling court mismo nito. At kahapon nga sa championship parade ng Denver ay tinawag ito bilang tatay ng Lakers kung saan hindi natuwa ang mga fans ng Lakers at ni LeBron James. Ang yabang nga daw nito, ang yabang daw ng first time champion at hindi na daw ito makakaulit pa. Well, hindi lang nga mga fans ang sumagot dito, kundi pati na din si LeBron James mismo na ngayon ay nasa Europe, nagbabakasyon at inaasikaso ang iba sa kanyang mga negosyo. Nagpost nga si LeBron sa kanyang official Instagram account ng isang picture at ito nga ang kanyang caption. In Europe for the last past few weeks minding my business and I hear I'm on your mind that much. I mean, I guess I see why, but wave the flag on these lames. Please make being player cool again cause the lame machine is at an all-time high. Enjoy your light but just know I'm the sun, I stay on forever. So yan nga ang pahayag ni LeBron, open for interpretation nga ito. Ang pagkakaintindi ko nga dito ay nananahimik lang siya pero minimension pa din palagi ang Lakers. I-enjoy lang nga daw ang celebration ngunit alamin nga daw na kahit anong mangyari ay lagi talaga siyang pag-uusapan. Sa Facebook ay suportado si LeBron ng kanyang mga fans, ngunit sa Twitter nga ay tinatawanan lang ito ng mga fans at sinasabi na trying hard daw. Ang baduy o corny nga daw ng post ito. Tumahimik na lang nga daw ito dahil winalis na sila ni Mike Malone. Habang may iba naman na nagsasabi na papansin lang daw ito. So mixed reactions nga natanggap ng post na ito na LeBron. Ganun pa man isang bagay nga ang tiyak. Narinig nga na LeBron ang mga sinabi ni Mike Malone at pagtawag sa kanya bilang tatay ng Lakers. May kita nga natin mga kaibigan kung gaganti ba si LeBron next season at kung ano ba ang magiging sitwasyon kapag muling nagkatapat ang Denver Nuggets at Los Angeles Lakers. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang kanina nga ay inanunsyo na ng NBA na suspended si Ja Morant ng 25 games without pay, sa palagay nga ng iba ay kulang pa ito. Ganun pa man isa nga siya sa mga bright young stars on court ng NBA at sa ngayon ay desperado ang NBA na makahanap ng player na pwede nilang i-market dahil tumatanda na din nga si LeBron at Stephen Curry. Ngunit malaki nga ang suspension na ito dahil sa bagong rules ng NBA na minimum of 65 games ang kailangan upang maging qualified ng isang player sa kahit na anong major awards ng liga na ito. At dahil 25 games na suspended si Morant, ang maximum amount of games sa pwedeng laruin niya ay 57 games lang, making him automatically disqualified sa MVP race at kahit sa All-NBA team. Bukod dyan ay malabo din siya na makapasok sa All-Star game, dahilan upang hindi siya makakuha ng mga incentives. Maalala nga na nawalan na siya ng 40 million last season dahil hindi siya nakasali sa All-NBA team dahil sa dami ng missed games niya at pagkakasuspinde. Nawalan siya ng 10 million contract sa Powerade. Nawalan din siya ng incentives and bonuses. At ngayon naman ay mawawalan siya ng $304,000+ per game. Now multiply that by 25 games and add everything up. Mahigit 50 million na nga yan mga kaibigan na nawala sa young star ng Memphis. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?